patok at bago, mapa-trends online, fitness, lifestyle, technology at iba pa. Sasabayan natin kasama ang ating game changer na si Martin Javier. Maraming salamat, Mel. Lumilikha ngayon sa competitive world. Lumilikha ng ingay ngayon sa competitive world ng gaming ang ilang tatak Pinoy na video games. Need for Speed ba kamo? Tatapatan yan ng Pinoy Jeep Simulator. At kung horror ang iyong hanap, tiyak masisinda kayo sa larong aming sinubok. Kilalanin natin ang mga utak sa likod niyan. Let's change the game with Pinoy Video Games! Whoa! Hey guys! Welcome to another episode of Game Changer, and today we get to try two trending Pinoy games. Yung una, horror ang theme, so medyo matatakot tayo dito. Ayoko pumasok. Yung ikalawa naman, matatry nating maging super ng jeep! Meron tayong pa-jeepney dito. So ano? Tara, let's try the game dito sa Game Changer! Manong, para po! No need to try the real thing. Dahil sa Jeepney Simulator. Tara, try na natin. Pasok na tayo sa loob. Sa laro, masusubukan mong mag-drive ng iyong jeep of choice. Here we go. Yan. Maghanap ng pasahero. Yeah, we got people. Paasa po. Ay, pakipasa po. Kumuha ng pamasahe. Oh, ito yung makinita natin so far. At para dagdag challenge, mag-compute ng sukli. So, 8 pesos na change. Kompleto rin ang jeepney experience dahil sa traffic. I'm low on fuel. Ay, ang dami na natin problema. Deposit. At ang kakarampot na kita, ipapambili pa ng gasolina. Let's turn the engine off. At tulad sa totoong buhay, we get a glimpse of what drives the main character, Willie, ang kanyang pamilya. Can you stop spaghetti, Kuya? All these experiences ay dahil sa imagination ng magkaibigang bumuo ng 199 peso game habang sakay sila ng isang jeepney. Meet Alvin and Joshua na kapwa tubong Davao City. Alvin suddenly asked me, okay, what if we made a jeepney-based game where we let the players play as jeepney drivers? It taps into that iconic part of Filipino culture that we think isn't really explored that much, at least in video games. Overall, ang saya nung experience. Simula pa lang, ramdam na ang creepy vibes sa larong ligaw. Set in Caloocan City at night. Magsisimula ang laro na may tatlong parcel na kailangang i-deliver. Ayoko na, ayoko pumasok, man. Delivered successfully. Pero sa pangatlong package, ayoko mo. Nasaan na yun? Kailangan ng player pumasok sa madilim na eskinita para marating ang bahay. Wala ako sa bahay, pakipatong na lang sa lamesa naman yung parcel. Grabe yung tiwala. Dala na rin ang pagod. Dito na magsisimulang makaramdam ng takot ang delivery rider. Nilak ulit niya. Nababawasan ang health bar ng player tuwing may jump scare. Pero may mga anti-anxiety pills naman para madagdagan uli ito. At kahit sino, kakabahan sa paghahanap ng daan palabas. Umuwi na tayo, be. Nakuha nila yung overall vibe and feel of the location. Ang ganda ng timing. With its quality, sino mag-aakalang ang ligaw video game nagsimula bilang thesis ni Romel, Pereira, Kevin at Edrich na nagtapos ng BS Entertainment and Multimedia Computing sa University of Caloocan noong 2022. Nag-come up kami ng unique way na magbigay ng horror. Parang pasok talaga siya yung ligaw as psychological horror game. Nag-try din kami mag-collect ng survey sa mga delivery riders. And doon namin nakita yung pasok talaga sila as protagonist. You can download it for free using a link sa Ligaw Facebook page. Dalawa pa lang yan sa Pinoy video games na pupwede niyong subukan. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.